Yan. Pasensya na kayo dito sa ano, nung nakaraang nagawang ko ng reaction video yung Nikki versus Fonger at Badang versus Akata. Maliit lang yung video ko sa baba kasi ang gamit kong camera ngayon ay yung sa ano lang sa Shopee ko nabili. Hindi siya ganun kaganda, medyo delay nga siya yan kung mapapansin nyo. Kaya hindi ko siya nilalakihan. Pero dahil sa marami nagre-request na lakihan ko raw, eto, nilakihan ko siya. At pagtsagaan nyo na muna to at may inaantay lang akong cord para eto na gagamitin ko, etong Canon camera, yung pang-vlog ko o kaya yung DJI kong camera. Inaantay ko lang yung HDMI cord para i-connect sa computer. Yun, pagtsagaan nyo na muna to, ha? At maraming salamat sa magagandang feedback sa ginagawa ko ngayong reaction video. Pansamantala, eto muna tayo. Wala tayong magawa ng kanta dahil nga, ayun, alam nyo na. May mga claims lahat. Pero ayun, kalalabas lang nito, K-Ram versus Sixth Threat. May nagre-request din ng Sack Maestro versus Saki. Ang gagawin natin niya. Pero dito muna tayo habang mainit pa. K-Ram versus Sixth Threat. Eto na, kakalabas lang. Mainit-init pa. At ngayon ko lang ulit, ngayon ko pa lang din mapapanood to. Dahil galing akong taping. Pahinga ako agabi. At ngayon, umaga ng April 6. Ginawan ko siya. K-Ram versus Sixth Threat. Huwag na natin patagalin to. Let's go. Yo, malinaw. Ikaw ba si... Bluebird Floyd Kagampang? Tanginang apelido yan, tunog pa kangkang. Hindi. Siya si Floyd. Siya si Floyd, yung bumatil sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawa na sila. Nandito si mami, nandito si daddy. Yung isa mataba, yung isa chubby. Sino may sabi? Si Kuya Gary. Panalo ka doon pero di ka pa happy. Sakata, tikota, tikota, takata, dito ka lang sa amin. Victory party! Wow! Ito yung inanggulo niya yung laban namin ni Sixth Threat kasi parang banat niya yun. Oo, oh, tama, banat ni Sixth Threat yun sa laban namin, no? Okay. Baka utuin mo rin yung mga crowd dito, ha? Kupal ka pa naman! Ang problema lang, paano mo ako papaandaran? Nasa Cebu tayo ngayon, neutral yung mga yan! Neutral yung mga yan, kaso nagkaroon ng issue, di ba, yung kay Mot at... Jay Black. sabagay na una to eh. Nauna yung laban ni K-Ram at Sixth Threat bago yung Jay Black Mot ata. So tignan natin kung neutral sila sa laban na to. Mga yawa! Game! Game! Kinsay nakakita sa short film aning buang. Haha! Mayugit ka mo acting, Choy! Kita ka ato! Loyoan ang kahumayan inyong barangay. Diblok ang bogawin sa maunga! O gusto gani ka mo ikyas! Si Bata! Ay! Padugay-dugay ka, paksit ka! Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos, pues. Ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Gago, hindi totoo yan, K-Ram. Doon pa man, ginagamit na yung sapatos sa pamorma, lalo pag mga Jordans, di ba? Kahit sa mga music video nila, Miley Cyrus, may kanta pa nga tungkol sa Jordan shoes eh. Pero depende na lang siguro sa gagamit o sa makakakita, no? Pero piling ko, inanggulo nyo na lang yan. Uy, ba't nagpalakpakan kayo? So, yung ano, sumasang-ayon kayo doon. Uy, dami ko nakikita naka-Jordan shoes dyan, oh. O, mga naka-basketball shoes, tapos nagpapalakpakan kayo, ha? Tunog nakakatawa lang, pero pwede pamorma yung sapatos na pang-basketball. Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay-na-bay! Dahil sa pormahan mong gangster wannabe! Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo, taula ba tri? Taula ba tri?
Parang may narig na akong ganun. Ah, yung kay Jonas, parang sapatos din, no? Taulaba. Hindi ko na matandaan, parang merong ganung line din si Jonas tungkol sa sapatos na pang Pinoy na player. Gusto niya magtagalog ng maayos yung iba, yun ang kinagagalit niya. Tigas na mukha mong mamuna ng pananagalog tapos panaytaglish ka? Hipokrito! Hipokrito. Bukod sa pagtataglish, puro fake angle kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero umiscore pagkat ang bilis mo makashortcut whenever you see sore. Whenever you see source, see source manggugupit, see source source ng bato. Ayo, oh tama, ginamit niya nga pala kay Eviction. Sa barbero umiscore? Ganong linya pang finals? May maanggel ka lang boards? Nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo pang source? Isa yun sa magandang punto ha, kasi hindi lang naman si Six Threat yung nakagawa nun. Marami na parang maagawa lang sila ng isang angulo para ma-rhyme dun sa isang magandang punchline kahit hindi naman siya talagang connected na connected. Tulad yan, scissor, scissors, gunting, barbero. Eh, totoo nga naman sinabi ni Keram, eh kung di naman pala adik yung o hindi naman tulak yung barbero para lang ma-rhyme mo yung scissor sa scissors at barbero. Yan! Yan ang champion nyo! Napakasinungaling! Una sa lahat, wala dun si Apex kay Luni mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yung tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang Liar Evil kasi baka akun ka! Bakakun ka, Liar Evil ka. Hindi ko alam yung kantang yun ha. Ano, pa-comment naman, anong kanta yun? Yung Liar Evil, bakakun? Mapakinggan nga. O baka sa Cebu, sikat yan. Hindi ko kasi siya alam. Eto pa! This na kay Flo G at ang sabi niya. Nakiusap daw si Flo G kay Luni na ilapit kay Enigma. Pero yung linya na buko. Video reaction din mismo ni Luni, sinabi niyang hindi yun totoo, kaya baka kun ka, Liar Evil ka. Putangin nito ni Keram, paano mo nalaman yung kantang yan? Sa bagay, Bisaya rin kasi ito si Keram, pero syempre, tangin na. O baka siya nga, baka alam niya din ako, hindi ko kasi alam yung kantang yan, kung sikat ba yan sa Cebu o sa mga Bisaya eh. Ganun magpakanta, Floy! Hindi yung tatanda at lilipas. Nagsinungaling na lang si Gago. Yun na lang ang tanging way. Ang lupit ng naging play. Drawing lang yung palabas, kaya nga anim A. Okay sana. Drawing lang yung palabas kasi nga nag-imbento. Kaya nga anim A. Anim siya, anim A, anim A. Pero medyo hindi siya magandang punchline, no? Hindi siya ganun kaganda lumandi. Kasi, anim nga, anim, si Six Street ay anim, pero yung anim, eh, parang medyo pilit, no? Medyo pilit yung ganung bagsak ng punchline. Anim, anime, although wordplay, pero hindi siya ganun kaganda, o hindi siya ganun kabigat. Sorry, Kahiram, ha? Kilala mo naman ang Koya. Lupit nun, par, kung alam mo lang. Sabi niya kay Shernan, minsan akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin makaraos. Kultura natin makaraos. Hoy, salamat ha. Ikaw pala dahilan. Putang ina. Lift up. Gago. Luni sa kultura, mga walang naiambag. 187. XB. Sino ba yung mga yambrad? Dito kayo magpasalamat kay Floy Floy! Yun yung mga isa sa magagandang punto, lalo at tournament yan, Matera Mayaman. Maganda talaga kung ang sulat mo ay rekta sa kalaban mo, maganda yung setup, maganda yung punchline. Ito kasi yung ginawa niya, psycho to eh. Psycho burst to eh. Pananay ko. Maganda siyang punto.
Trekta sa kalaban. Ako, kung sa tournament, lagi ako bumabase, dapat trekta sa kalaban. Hindi lahat ng bars pamunto. Maraming bars na magaganda painggan, pero hindi siya pangkitil sa kalaban. No? May mga bars na para sa crowd, may mga bars na para sa kalaban. So para sa akin, pag tournament, dapat mas yung bars mo, mas para sa kalaban. No? Asa na ito? Proklama ang puta! Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakaraos yung kultura, masyado kang pabida! Kilabutan ka sa mga bumabad ng quarantine battles para lang masalba yung liga! Tsaka mahiya ka kay Enigma! Ako, mapa-PSP of Liptop pag sumampa laging ganado! Obligasyon sa pareho na gawa ko! May naiambag kahit papano! Kaya maling marumi yung 3GS, kami yung malimit magtrabaho! Mas pinili mo yung Fliptop, mas pinili mo yung PSP kaysa sa Fliptop, tarantado! Kaya anong tirador? Baka traidor, di ka malinis magtrabaho! Round! Okay, round 1 ni Six Threat. Round 1 ni K-Ram, magandang panimula. Parang bumibelo pa, so pakinggan natin Six Threat. 1! Six Threat! Let's go! Go, Bilat! Yo! So, luto, bias yung sa Davao. Talaga, pre? Pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Ano? Davao? Bias? Huwag kami tungaw. Baka nakakalimutan mong walang 3GS sa Mindanao! Hindi ata alam ni Six Threat na may naging 3GS sa Mindanao. Sa mga nakakaalam, sino ang naging 3GS sa Mindanao? Pero pero magandang rebat siya. Kasi syempre, ang pinupukol nga naman sa 3GS, bias, ganun. Magandang rebat siya na walang bias sa Davao kasi walang 3GS sa Mindanao. Maganda siyang punto, maganda siyang rebat. Kasi ano na yan eh, kumbaga nasa sirkulo na ng battle yan eh. Na ang tingin sa 3GS bias, andyan na yan. Pero hindi ata alam ni Six Threat na may naging 3GS sa Mindanao. At hulaan nyo! Game! Game! Isa lang masasabi ko sa'yo, Tol. Bada! K-Ram, ano tong naririnig kong talo ka daw kay Baydang? Eh kahit idaan mo sa Ron Graham, Kate Kaylan, di mananalo yon kay Ram. May God, 5 taon na yung caveman. Okay. Kay Ram naman. Kailang ba yan? Kay Ram kanyan, tas caveman badang. O sige. Simple lang pero may pinupunto siya, no? Simple lang pero may pinupunto siya. Maganda. Game! Game! Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilalanak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lil Jan na nadama, yung kirot sukdulan ba? Wala pa! Wala pa! Wala pa! Eh nung si Lil Jan na nadama, yung kirot sukdulan ba? Ganun ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Mm-hmm. Nice one, nice one. Napakagandang punto nun. Kasi nung laban ni Badang at ni K-Ram, kitang-kita naman, nag-react siya nung binanggit si Lil Jan. Nakita doon na parang, kasi siya, si K-Ram nga, binanggit din yung ibang personal kay Badang. Tapos nung personal siya, kaibigan, nag-react. So nakita doon na parang, butas na malaki yun para kay K-Ram. At nakitang butas yun ni Six Threat, which is malaking pamuntos yun. Talagang rekta para sa kalaban. Magandang puntos para sa tournament. Pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. Yun, isa talaga yun no, sa mga hindi ko pinapaboran ngayon. No?
wag na natin banggitin pa yung pangalan ng bata kasi ito yan eh. Paano kung yung bata may isip na, mga gantong edad na, tapos yung mga klase niya nanonood pala ng rap battle, na uy, ano, inaano ka doon ah, binanggit ka doon ah, tapos yung papa mo ganito ah. Alam nyo ba yung mental health ng bata na mabuli ng ganung klase? No, so please sa ibang mga tropa natin, hindi ko naman kayo mapipigilan, pero please, kaya nating bilang sundalo ng rap battle, kaya nating kumitil ng rekta sa kalaban. Huwag na tayong mandamay ng inosente kasi merong outside world ang rap battle na hindi maiintindihan kung anong mundo meron tayo. Kung hindi nyo naman kaya, wala man ako magagawa. Yun na yung pananaw ko lang naman. Dati nagagawa ko yan, pero syempre habang tumatagal at nakikita ko yung bad things sa paggamit ng ganung estilo, sino ba naman ako para hindi magbago? Baguhin pala, para hindi baguhin yung ganung style. Pwede naman eh, pwede naman ako lumaban na patayan tayo, kumbaga sa gera, utang na barilan tayo, pero wag nyo dadamay ito ha, labas kayo dito, malis kayo dito. Ganun yung pananaw ko ngayon pagdating sa battle. See the irony in this bitch? Anak ni Badang 14 anyos pa yung minor pinang chismis. Get your mind off that minor fucking minor damn business! Tang ina. Punto. Multis. Setup. Punchline. Damn. Yan. Yan ang magandang sandata pagdating sa tournament. Kaya hanggang ngayon wala pang anak hoy bisayang baog. Tinamo si Lord na nagribat? Puro damay ugliwat, kining taong walay liwat, hoy asa mang ka naliwat! Ano pangalan ng GF mo, Irish? Irish. Hoy Irish! Pangaralan mo to! Natatakot pa ba sa karma itong gago? Nako, huwag ka magdadalan tao hanggat di nadadalan tao na to! Punto pa rin, wordplay pa rin, tangina ni Sixth Street. Walang kupas, magaling. Gaza! Israel, pinrolong pa talaga. Katanungan lang ay kung napatunayan mo ba kung katibayan ay wala, ba't pinahaba mo pa? Pero yung Gaza, Israel, pagkahenyo, kopya. Pero makikita nyo dito ha, na yung mga angulo na ginagamit ni Sixth Street ay galing din sa past battle. Pero mapapansin nyo, maraming nagko-comment sa mga laban namin o kaya nila pistol na ayaw nila nung bat ng style na parang tawag nito, dinadamay yung pass battle. Pero nagagawa naman ng iba. Ang pinagtataka ko, bakit pagka kami gumagawa, ayaw nyo. Pero pagka ito tulad nila, okay lang. No? Totuloy natin. Neto dun sa aking spit, yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng estilo, huwag kang sasabit, hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza strip. Ano yung rhymes, Kleber? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pues balik ka sa rhyme bender. Damn, siya na ngayon si Mr. Rhyme Bender slash tirador ng timog slash malinis magtrabaho. Kaya ano? Nang rape ka ba talaga, hoy Badang? Galaw ng galaw ang bibig mo, Ploy. Manirisim ba yan o ano? Sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. Daw iniwala dyan. Siguro pag nakalaban mo yan si Badang, iaanggulo mo rin yun. Nagkataon lang na may iba nang gumamit para magmukha kang mabait. Siyempre, ano yan eh, tawag na ito. Kanya-kanyang material kung paano mo titirahin yung kalaban. Pero naniniwala ako at sigurado ako, kung sakaling ikaw ang makalaban ni Badang, i-open up mo rin yan yung naging issue niya. Pero ang kagandahan lang, in-open up ni K-Ram, ngayon may pagkakataon ka para maging mabuti. Parang ano yan eh, yung nangyari sa Taragis, di ba? Yung issue ng Taragis, may ginawa sila, tapos biglang susulpot ngayon yung ibang negosyante. O, bibigyan ko kayo ng 10,000. Kuya, hindi to April Fools, bibigyan kita ng pera. Parang ganun lang din yung nangyari kay Sixth Street. Pero kung nagkataon na nakalaban una ni Sixth Street si Badang, sigurado ako, ma-open up niya rin at gagamit din siya ng angulo na yon. At sa susunod na makakalaban niya, pwedeng gamitin din yung ginawa ni Sixth Street kay K-Ram. Okay?
May maliman o wala, hindi na para kinikwento. May maliman o wala, ang alam ko lang, wala. Hindi ako perfecto. Ganun lang yun. Bakit? Magandang punto. Pero tulad dun sinabi ko, malas mo kay Ram. Ikaw ang unang nakalaban at nakakuha ng gantong magandang angulo si Sixth Threat para sa magandang simpatsya. Napakinggan mo ba yung side niya? Oni King? Motherfucker, don't lie! Para sa yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun. Woo! Damn! Yun, ang napakagandang punto, napakagandang punchline. Damn, lakas nun. Putang ina, laki na nang nilalamang ni Sixth Threat dito sa round 1. Tang ina, di ba? Para saan yung dalawang tenga kung di mo kayang pakinggan yung both side? Kumbaga parang naging one-sided, puro kay badang, na hindi na natin napansin. Pero syempre, basta, ayun, magandang punto yun, grabe yun, napakaganda nun. Boy. Pinagtawanan pa yung pinagtawanan pa yung para nang para ka as diyan. Oy, labas na labas sa dila mo. Business niyang chili garlic. Eh dahil doon malapit na maging millionaire yan. Kung malapit na maging milyonaryo si Badang sa chili garlic. Wow. Sige, sige, antayin natin 'yan. Aantayin kong yumaman ha at maging milyonaryo si Badang sa chili garlic. Tignan natin. Dang, ano nga, send mo nga sa akin yung link ng chili garlic. Matikman nga yung chili garlic mo, ha? Pasend mo sa akin, bibila ako. Huwag mo akong bibigyan, bibila ako, tol. Supportahan kita, bibila ako. Kung para sa clothing mo, puro kaanak lang daw nabili, sabi lang yung Tito Sernan. Chillionaire versus chili garlic. Tito Sher, wala man ako sinabi, ha? Ayun na ito ni Sixth Threat. May maanggulo na naman. Nabanggit mo pa rin ako ha. Di ka makamove on sa akin ha. Naalog ba kita? Garlic, ba't mo kinumpare yan kung siya magiging millionaire sa chili? Ikaw chillionaire lang? Di ba? Ginahasa gamit isang topic. Saksi lahat ng nandyan. Ganun, magbigay pugay sa nag-iisang badang ang alamat ng round 1. Natalo ba? Natalo? Talo na naman! Pero, ano? Gag. Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin si Badang. Marami pa tayong pag-uusapan. Damn! Damn! Round 1, para sa akin, Sixth Threat yun. Mas maraming magagandang punto si Sixth Threat. No? Grabe yung round 1 ni Sixth Threat. Round 2 kay Ram. Bawa! Round 2 kay Ram! Let's go! Sa totoo lang, ayoko talaga makalaban to si Sixth Threat. Suicide. Suicide. Intro ng second round. Pero baka may ano, baka may setup, tignan natin. May mga babae kasi sa harap, may nakaka-distract tuloy, tignan eh. Para saan ba yan? Ito, madalas ko nakikita to sa event ng PSP. Gusto ko malaman para saan ba yung mga babae sa harap. Bouncerverse? Kasi pag lalaki, bouncer, ang tawag sa ano? Lady Guard? Sino ba yung mga Lady Guard? Puta ka na kung ayan ang Lady Guard na nagpabatuta talaga kay ano. Baka maraming bumatuta dyan sa Lady Guard. Kasi napakabuti nito. Bukod sa nakapag-show sa ibang bansa, mm-hmm, may magarang kotse. Ba, may kotse na si talagang ano? Talagang bulusok yung karera. May kotse na ba si Sixth Threat? Palaging laman ng gig! Meron pang business! Kaya sobrang easy magkapera. Mm-hmm. Sobrang humble, mapagbigay, talented, tsaka gifted. Halos kumpleto na yung skill set. Kaya bago ko mag-umpisa, palakpakan muna natin yung mga achievements ni Flo G. Round to game! Putang ina mo. Eto na! Si Flo G pala yung tinutukoy ang puta. Kala ko si Sixth Threat, gago. Sinira niya si Flo G kahit wala siyang mali na nagawa nun. Floy! Mali ka ng hinamon!
Alam mo kung anong malupet at malala doon? Yung namumuna ka ng kanta, sa acapella ka nag-champion! Damn. Sabi niya pa. Lakas yun ah. Okay yung punchline na yun ah. Ba't di umiyaw yung crowd ah? Okay yun ah. Di nyo na-appreciate? Game pa sa gera, kita-kit sa acapella! Wala kang gigs nung pandemic, kaya please lang aminin mo na dis na kaya mo sa tinis la kapera. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panaytira mo sa XB, tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger. Haha! Yeah. Si Badger ba ang isa sa nagbibigay ng sahod sa PSP? Siya ba? Tingnan natin. O baka isa si Badger sa ulo ng ano, PSP. So, pinapasahuran ka pala. So, lahat kayo dyan, pinapasahuran ni Badger kung gano'n. Kahit yun yung mga Lady Guard. Di kasi umugong nung nagkampiyon, baka daw sa music magbago pa. Pinaglalaban mo yung lirisismo sa Pilipinas, tapos nagdonggalo ka. Dong! Galo ka? Oo, sumali to ng donggalo kasi wala nang karir si Bisakol. Inisip nila mahusay ka kaya madalas kang maimbitatol. Idis mo sila bilang ibayo, yun ang hiningi nilang pabor. At para makakuha ng bunga, ikaw yung ginamit na tirador. Mm-hmm. Outsu! Mm-hmm. Parang di na nagre-react yung crowd kay Kayram. Kala ko ba neutral kayo? Magaganda naman yung sinasabi ni Kayram ah. Di na masyado nagre-react ah. Oo, nagpagamit tong tirador at sa patibongka pa tumapak. Kasi inisip niya yung circle niya mas lalo palalawak. Yung inakala mong tagumpay, siya lang din yung napahamak. Paano makakatama tong tirador kung di marunong yung humahandle, tanga! Sipsep kay kuya! Tapos pinangalan ng ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Aputs! Napasubo! Di ba laking one? Pooch. Kasi si kuya, yung alter ego niya, Pooch, tas Pooch na pasubo. Hindi ko siya nakikita ang malakas na... Hindi siya pamatay para sa akin. 187 ka? Sila kamo ang yung Lodi? Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nosomi. Congrats! Siya daw si Nate Robinson. Hindi 6'4". Sayang, may nakikita ako mas magandang angulo pa doon pero hindi nagamit ni Kayram na mas magandang setup, mas magandang angulo. Sayang, mayroon pang mas magandang angulo doon eh. Na may babagsak ang mas magandang punchline, sayang. Puter pero nadakdak. Pwes, ako si Jake Paul pagdating sa punches, itong Nate Robinson yung babagsak. Kaya yung inakala mo na bonus round, ngayon ka matututo boy. Di mo ko mauuluhan, di mo ko mapupusoy. Nag-aantay ka pa ba, Ploy? Kung puro banta ka lang, talagang di matutuloy! Ano? Hindi ko lang gusto sa ginawang style ni Kayram sa ngayon. Pang round 2 na to, patapos na rin to, malamang. Yung puro siya sigaw, puro galit. Mas maganda siguro kung mas feeling ko mas magiging effective siya kung ang ginamit niya, yung style niya kay ano, kay Saki. Yung ganung comedy kasi parang hindi ito yung Kayram na gusto ko makita eh, no? Parang hindi ito yung Kayram na pwedeng magpaalog kay Six Threat. Kasi galit, sigaw, ganto, ganyan, although may mga punto, pero hindi ito yung Kayram na parang inaasahan ko makita eh sa laban nila ni Six Threat. Tuloy natin. Alam ko na mga sasabihin mo na nagsusulatan kami. O baka defense mechanism mo yan, tol, gawain mo kasi. Sobrang guilty, kaya maang-maanga na lang tong gagong to. Tulad ng simpleng pag-utot, ibibintang pa sa iba, wag lang sumingaw yung baho mo. Mm-hmm. Diba? Sinachat mo si 3D, tas binibigyan mo siyang bonus. Ang di mo alam yung linyang inaambag sa'yo, sinisend niya sa GC ng Motus. What the fuck? That's a fact. Yung mga ganyang bagay, hindi ko basta-basta pinaniniwalaan yan. Marami ako naririnig sa battle rap na hindi ko basta-basta pinaniniwalaan. Kahit pa maganda yung pagkakas, setup, maganda yung punchline, maganda yung landing, sinigawan ng tao,
Hindi ko siya basta-basta pinaniniwalaan. TNT! Tirador ng timog na may pekeng karangalan. Nag-PPM kay 3D pag may laban. Kala ko ba alert tong smart? O ba't parang nag-smart alert para tong TNT mapasan? Magandang setup yon TNT. Maganda yung pagkakalagay niya doon. Sayang, hindi hinihiyawan ng crowd. Maganda. Kahit sabihin natin na hindi naman tayo dapat maniwala. Pero appreciate natin. Ang ganda ng pagkakagawa niya doon. Pagkakasetup niya. Kaya kahit mag-chat pa sa lahatan ng tropahan, itong 6, iinda! Tignan ko lang kung masikatan ka pa ng araw. Sige, 6, PM na! Nice. Magandang ending. Pero yun, medyo hindi talaga ganun ka-epektibo yung ginagawang style ni Kairam na pasigaw. Mas gusto ko yung Kairam nung Saki. Feeling ko mas makakaalog kay Six Threat yun eh. Sayang, baka sa round 3 niya gawin. Round 2! Six Threat! Six Threat. Let's go! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ng Shernan? Lagi mo pa rin ako binabanggit sa battle mo, Six Threat ah. Parang di ka makamubun sa ginawa ko sa'yo. I mean, nagets mo ba yung diferensya? Kung gaano ka insulto yun sa'yo, Repa? Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! Nice one. Ang gandang punto nun. Magandang punto yun. At kahit binanggit niya ako, hindi ako nai-insulto dun. Putang ina, madikit lang pangalan ko kay Andrew E. Putang ina, Andrew, idol ko yan. Isa yan sa mga idol ko pagdating sa novelty song ng rap. Tang ina. Thank you, kay, thank you, Six Threat. Dedikit po ko kay Kuya. Putang ina. Malaki respeto ko dyan kay Kuya. Pag nakikita ko yan, alam ni Kuya yan. Pag nagkikita kami sa ABS-CBN o kahit saan, lagi kong binabati yan. Master, idol, talagang bawa ko dyan. Sobrang bawa ko dyan kay Kuya. Game! Round 2! Game! Hindi ko alam kung hanggang kailan mo itatago to, men. Anak ni Francis M. ay umamin kahit mahiyain, pero yung pustiso mong ilang taon na kailan mo pagsasalitain. Ito namang si Phoebus, inaasar ka, pangil sa pangil daw, oh. Maganda yung pagkakadeliver niya dun, ha? Ito naman si Phoebus, oh. Inaasar ka, pangil sa pangil daw. Slapamewang pamputa. Malaking bagay talaga, malaking factor sa battle rap yung body language, no? Yung delivery na may kasamang katawan, maganda yan. Hindi lang puro galit, hindi lang puro salita. Lagyan nyo ng katawan. So ang bait mo pala pag naging zombie. Pag nagkataon malamang, kung di mo kayang mga gat, abay paano na lang yan. Pag nakakita kang tao, tatahulan mo na lang. Kaya pala madalas nag-choke sa round 3. Mag-choke ka ba? Wag. Tuloy. Doon ka naghahangbay. Nice. Si Boy Pustiso, nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtahi ng bara. Hoy, bata ka pa! Ginagaya mo si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-bars kang tanga! Speaking of Apex, nung finals namin, makikita nyo sa video, gumaganon to sa likod, oh. Ayun yung sinasabi ko, no? Gamitan nyo ng magandang delivery, action. Maganda yun, malaking bagay yun, hindi lang puro spit. Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo'y salpak. Habang nanatili sa baba yung karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Sa round 2 niya kay Badang, bigla nag-double time, mo. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin, kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Diba?
Sakto yung facial expression ni Six Threat, maganda. Sa delivery, akma, maganda. Speed rap inilunggo. Tas grabing pangingayon ko kay GL sa mga post dahil sa wrong grammar niya. Eh si Lip Cram yung kabatil, huwag kang squatter, tang ina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga late yan sila, o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani siya? Okay, maganda. Tulad ng ginawa niya kay Unico. Ha? You want sneaky little rat. Napanood nyo yung kanilang laban? Nilabas na yung screenshot ng konbo nila, binulgar at lantaran. Dinikit pa sa pader, nung walang pakundangan, talagang pinahiyan yan. Malinaw ba yung mensahe nung kanilang usapan? Mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot? Tomas! Asan si Tomas? Wala? Tomas! Ingat ka sa inaakala mo na bestie! Poison pistol pa naman yung next round mo, di ba parang may pagkasketchy? Isa tong snitch, isang rat! Halatado pagkapeki, binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Sa umpisa pa lang, alam ko, parang naramdaman ko na agad kung saan babagsa. Kasi sa umpisa, sinabihan niyang parang rat si K-Ram. Tapos, nung sinabi niya si Mot, tapos binalik niya diyan, Tomas. Ah, okay. Tom and Jerry. Maganda! Punto! Yon! Ganon! Easy. Ano? Para ka na namang sawa. Dila ka na naman ng dila. Ha? Ano? Ribat na ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. Dila. May yo. Ram siya sa dila. Pangalan. Sumakto dila. Din sa tema. Di mo to kailangang iribat. Iribot mo yung palyado mong sistema. Nice ender, no? Nice ender. Grabe. Round 2, nakuha pa rin ni Six Threat. Piling ko tapos na dito eh. Huwag na natin tuloy. Round 1 and 2, nakuha na ni Six Threat. Pero na lang kung yung round 3 ay sobrang lakas ni K-Ram. Pero hindi pa rin. Ako, pag magiging hurado ako, per round. Hindi siya, dahil sobrang lakas ng round 1 mo. Patay ng, ano yun, round, battle of the round 1 na lang sana, di ba? Round 1 and 2, Six Threat na eh. Round 3, K-Ram! Let's go! Ang galing! Bago ko mag-umpisa sa round 3 ko, if that's fine, gusto ko lang ipaalala na pinapasahurang ka ni Badger, gago! Round 3, game! Ilang beses niya nang binabanggit yung pinapasahurang siya ni Badger? Pagka ganyan mga bagay, mga suicide yan, ayun yung masarap i-rebat eh, kasi pinauulit-ulit mo. Ito dapat kalaban ni Mot nung Disyembre. Kaso nawala ang yung tikas. Alam mong inaabangan yung match-up nyo matagal na taon ang lumipas. Tinanggihan niya rin si M-Side sa sunugan. Pati kay Pistol kumaripas. Kaya dapat pangalan mo, Floyd Mayweather, kasi ang galing mo umilag! Icebreaker eh, no? Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poison magagaya. Yun, maganda yung ganun, ha? Yung alam ng crowd yung linya, sasabayan. Parang sa King of the Dot, ginagawa yan. Tang ina ang witty! E ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na sinyo, pero walang susunod na Nikki. Mm-hmm. Ano? Proud ka pa rin doon? Sa yung binagong version? Oo, walang poisong magagaya, pero Sayad, meron! So feeling ko, ganun pa rin yung gagawing style ni K-Ram, yung pagalit, pasigaw. Sayang talaga. Ang inaantay ko dito yung ginawa niyang style kay Saki, no? Feeling ko mas maaalog si Six Threat kung ganun yung ginamit niyang material o taktika. Yung style na ginamit niya kay Saki. Sayang. Yung ideya galing sa Lisano, batugan na kampiyon.
Kahit hindi ko nasuyurin, alam kong nakuha mo lahat yun. Pero... sayang, hindi nakapag-react yung crowd doon. Lisano, Lisa, Suyod, nakuha, lahat. Ba? Ang ganda ng pagkaka-setup, pero sayang. Hindi na-appreciate ng crowd. Pero maiba, alam nyo ba na nagbabasketball din tong si Tarantado? Yung shooting niya, mala Curry, pag rumibound, mala Renz. Verano. Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa. Walang auto-tune yun, par. Ikaw, napakinggan ko yung kanta mo. Yung kilalang tirador. Teka lang, parang may katono. Kapitan na ba doon? Respeto kay Cap. Minsan na nga lang maglabas ng kanta yung tao, ninakawan mo pa ng flow. Ano ba naman yan, Kapitan? Psycho. Alam mong pinost niya na yun nung 2021, tas nag-upload ka nung 2016. Grabe ka naman! Pinagmamalaki niya na nakapag-perform yung 3-digit sa ibang bansa. Tanga, wag kang feeling, men! Alam kong si Kuya lang inimbitahan doon dahil sa pagkapanalo ni BBM. Real to! Thanksgiving party talaga yun. Sinabit yung 3GS. Ay, sinabit yung 3 digits. Ulit! Sinabit yung 3 digits yung mga gago, tuwang-tuwa. Tapos kinanta nila yung hit song nilang, Bangon Pilipinas, Bagong Mukha! Putang ina. Partida! May kanta pa siyang Das Business. Parang dalawang round ng tulog ang crowd kay Kiram, ha? So, parang mas gusto talaga nila si Sixth Threat sa pagkakataong to, no? Pero kahit naman na medyo bias yung crowd, eh, malinaw na Sixth Threat yun na round 1 at round 2 pa lang. Na again sa mga gobyerno. Yung tema nun, hipokrito sa pagkatao mo tumerno. Kasi nasilaw ka sa pera at racket, gaya ng pandidis mo sa XB, para magkaroon ka ng market. Pero nagkamali ka sa dulo kasi tingin mo sa budget ay budget! Ano? Sabi niya pa kay Kuya Shernan, yung baba mo parang babasor. Babasor. Nasa kalagitnaan na tayo ng rounds ni Kiram. Dapat yung round 3 talaga, ayun yung ano eh, mas mabigat na mensahe na sana para sa kalaban. So, pero hindi ko pa rin siya nararamdaman hanggang ngayon. Pokemon ang ina mo! Walang ganon, gago! Kaya pagkatapos ko tong durugin, panigurado magiging asto. Reverse Pokeball, ikaw mismo nahuli dyan sa sariling rounds mo. Kaya, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na luli, pinapasahura ka ni Badger! Ang sarap i-rebat nun, ilang beses niya nang binabanggit, pinapasahurang ka ni Badger. Kasi parang ano na yun eh, dinidikdik niya nang idinidikdik. Ayun yung masarap i-rebat. Round 3, Sixth Threat, let's go! Ah, mukhang lalapitan si Badger ah. Ay, putang ina. Ito na, mukhang i-rebat niya nga, Magaling din talaga utak ni Sixth Threat. Alam niya kung ano yung magandang ibalik. Ikaw pala nagpapasahod sa amin. You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin o sa balik. Tapos. Ganun ka simple. Ayun na. Kasi dinidiin niya ng dinidiin eh. Suicide yung ginagawa ni Kiram dun sa part na ulit-ulit niyang sinasabi. Pinapasahod ka ni Badger kasi parang gusto niyang ipamukha dito na tira ka ng tira sa XB. Tapos, oy, tangin na. Ay, Sixth Threat, pasensya na sa pag-post ko tayo nangyari sa mukha mo, tabingi. Pero yun nga, parang gusto niya ipamukha na tira ka ng tira sa XB, pinapasahod ka ni Badger. So paulit-ulit siya, hindi siya maganda. Parang, okay, alam na ng tao yung pinupunto eh. No? Ngayon, na-erebat tuloy ng ganun kasimple ni Sixth Threat. So parang natabunan tuloy yung ibang linya mo. Kinain yung ibang oras mo, ibang lines mo sa round 3. Pwede nang itigil to eh. Ah,
Sabi niya kay Penpluma, panis ka pa rin sa RAM kahit digs pag-uusapan. Oh! Star agad yan? Anong gigs tinutukoy mo? Yung events na sinasabi ka for 1-5 tas once a month lang? 1-5 event once a namin month. Dito sa Cebu nung Disyembre. Dito to yan. Ito, formadong marahas. Inaasahan ko yung performance malakas. Sumigaw sa ng Cebu maglangas. Mga tao ning gawas. Bay, promise. Tangina yung crowd gumano, no? Para na naman sawa, oh. No ba naman? Akala ko nga naging si Moises ka nung hinawi yung karagatan. Nice one. Pero yung pakay ko talaga, ba't na-bring up yung laban nila ni Pen? Malalaman nyo kung gano'ng kalangiya to. Pinuna mo yung pagbigkas niya ng eagle as eagle. Nakakatawa, no? Sa Cebu yung angle-angle. Battle-battle. Tangina mo! Bisaya, mga kabay! Alam mo yon, pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay kanyang ginago, nagaw... Wala pa! Wala! Napaagandang angulo nun. Tapos umakma pa na puro Bisaya yung nasa crowd. Sa talagang alam na yung pinupunto, sisigawan na yan. No? Isa siya sa mga magandang technique. Pag nandiyan ka, kung gagawa ka ng isang angulo, isang linya, idepende mo rin sa crowd, magandang technique yan. Kasi parang energy ball yan eh. Nagtataas na ng kamay si Sixth Street, eh, no? Nagtataas na rin ng kamay yung crowd. Yung ganyang angulo, parang energy ball yan. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay kanyang ginago, nagawa mong laitin yung salita na kayo rin sa bahay nyo sinasalita mo. O sa XB. O sige, pag-usapan. Ayan na. O, Distract 2020. Nagsimula sa kunting di pagkakaintindihan lang hiya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas uminit na bigla. Doon ba nagsimula yon? Pero parang feeling ko, hindi eh. Kasi ilang beses kong pinanood mga laban ni Sixth Street, noon pa man, lagi niya nang tinitira si Scott Stockley. Wala pa yon, hindi pa pandemic yon. Pero feeling ko, hindi talaga doon nagsimula yon. Kasi ilang beses binabanggit ni Sixth Street, yung si Scott Stockley talaga yon. Kasi pinag-aralan ko siya, pinanood ko lahat ng laban niya. Doon ko napagtanto na, puta, ba't kaya ano ba problema nito kay Scott Stockley? Ba't lagi niya tinitira, no? Although noong mga panahon na yun, mainit talaga yung XB, Scott Stockley, tas tinitira niya. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko, nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total feel na feel mo namang abogado kanila. Mm-hmm. Damn! Matagal na kami nakapag-usap ng tao. Yung diferensya sinaalang-alang. Tas galit-galitan kayo ngayon. Kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan? Ako, na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko yun yung laban na yun. Kasi music eh, ang ganda ng palitan eh. Iisa kayo sa gumawa ng reaction video ah! Ano yung kwarta nalasahan? Nakinabang din pala sa beef. Baka nga daw magatasan. Isa yon sa lab... For your information guys, hindi gumawa ng reaction video si K-Ram sa naging diss track ni Sixth Threat at Flo G. Kung meron man yan, ako. Ako yon at yung iba pa. So feeling ko... medyo naalog nga si Sixth Threat doon sa laban namin. Kasi ako yung pinupunto niya rito eh. Yung mga sinabi ko noong laban namin, parang dito niya nire-rebat, no? Hindi para kay K-Ram tong sinasabi niya. Hindi gumagawa ng reaction video si K-Ram. Ang gumagawa ng pandemic, ako, sila Flick G, sino pa ba? Kahit yung ibang tropa, hindi si K-Ram. Feeling ko itong mga sinasabi ni Sixth Threat dito ay para sa akin, no? Eh, kasi binanggit ko ngayon na parang ginamit kong angulo. So, hindi to para kay K-Ram. Although maganda painggan, pero ang tournament kasi to eh, hindi ko pupuntusan to pagdating kay Sixth Threat. Although, 1 and 2 nakuha niya na.
Pero pagdating dito, hindi para kay Kiram tong angulo niya na to. Feeling ko may kinikim-kim pa rin to si Six Threat dahil dun sa na bring up kong angulo nung laban namin. At ito, nirebat niya ng ganito na ginawa niyo na reaction video isa kaysa na kinabang pumera. Eh, ganun talaga nung pandemic, no? Eh, ba naman yan? Kailangan ko pa bang sabihin na halos nag-uusap-usap ang mga rapper, no? Para magtulungan. O sige, mag-diss tayo dito, gawa na reaction video. Para lahat pumera kasi wala tayong pera, no? No? Lahat tayo nakinabang nun, hindi lang kami. Lahat talaga. So, feeling ko itong angle nito ay hindi para kay Kiram to. Pinagtatanggol niya yung sarili niya dahil sa angle yung ginamit ko. Isa yon sa nagpainit nung quarantine. Totoo. At isa ka sa nagkaarep ang galing. Kung di dahil doon, eh baka nag-Food Panda rider ka na din. Hindi talaga. Hindi nga nagawa ng reaction video yan. So walang kinita si Kiram noon. Kahit i-check nyo sa channel niya, hindi gumawa ng reaction video yan. Hindi siya kumita doon. Ako at kami, marami kami. Lahat tayo kumita doon. Kayo na gumawa ng kanta, ni Flow G, kami na nag-reaction video. Nakatulong ginawa namin reaction video para uminit din yung ibang laban, ibang kanta. So, win-win situation. Lahat tayo kumita noon. Pero si Kiram hindi. Wala siyang kinita noon. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon, kasi kailangan niya ring magpasiklab para mas makadikit lalo dun sa G-Wolf, gets namin iyong mentalidad. Pero ito, sa pagkakataon to, feeling ko para kay Kiram na to. G-Wolf, yan. Pero nobody ka pa rin, bobo, harapin realidad, nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad. Damn! Zaki! Niyabangan pa si Zaki! Inggit ka lang kasi nakakasama ko, dasos. Mm-hmm. Oh, but how's that working for you? Aha. Karera mo, umabanti ba? Yung mga shows mo ba, dumami na? Nakakasama ko si ganyan, si ganto, lahat ng yan pinagbida, pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama ka nila. Woo! Putang ina, ang katinun. Napakakatinun. Tapos kinindetang ka lang. Ang katinun, grabe yun. Grabe yung angulo na yun. Grabe yung punto na yun. Kahit sabihin pa natin na may part na hindi para kay Kiram yun, pero yung dulo at gitna, grabe yun. Ang katinun. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, yung mga kanta na lulugmok, pangalan di tumutunog, tagal mo nang tsumutsupa, wala pa rin pumuputok. Woo! Damn! Mula 3GS, Team Pinsan, XB, Mot, lahat ginawang bitch ka, iho. Kaya pala may K ka sa pangalan, ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito. Oh my God! Yawa ka, bilat! Tuloy ko pa! Putang ina, grabe si X-Threat. Ang ina mo si X-Threat, ang galing mo talaga. Bilat eater ka, hayop ka. Lahat na lang, tinurik ang Bisayang katulong. Alila ka, mamin. Made in Leyte ka na nga, made in Maynila ka pa rin. Made in Leyte, made in Manila. Made in Leyte means gawa ka na sa Leyte, made in Manila, katulong ka pa rin sa Manila. Napakagandang wordplay. Bars! Maawa ka sa sarili mo, King Ina. Masakit, pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangarapin maging iba. Pangarapin mo, maging iba. Damn. Ganyan din ako nung unang sampa ko. Nasilaw sa kung anong uso. Eh ang kaso, nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalauna nakapako, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado. Mm-hmm. Hindi ako yung kalaban mo dito, Kiram, kundi ang sarili mo, gago. Swerte mo pa nga, natapat ka sa tinuturi kang kabaro. Mga nasulat kong mas masakit pa, alam ni Nikki, pero hindi ko tinangka o sa kamay ng DDS si kay malinis nila ba? Wala na. Hindi ko na kailangang pakinggan yung judges. Although may mga part na bias ang crowd kay Kiram, may mga part na hindi siya hinihiyawan. Siguro dahil mas love nila si Six Threat.
So kahit hindi naman siya hindi kahit hindi kahit may na pangyayaring ganun, all three rounds nakuha ni Six Threat, tang ina. Grabe. Grabe ka, bilat. Bisong eater, bilat eater. Six Threat, hindi, kaibigan ko kayo Six Threat. Yung mga sinasabi ko sa kanya, pag nagkikita kami, lagi din namin biruan yan. At hindi lang sa kanya. Kahit sila Nikki, nabibiro ko ng ganyan. Pero yun, props kay Six Threat. So, sunod niya kalaban, Akata, putang ina. Napakagandang laban yan. Abangan ko yan. Akata versus Six Threat. Congrats! Six Threat! Congrats, congrats. At ayun, maraming salamat sa panonood. Thank you sa inyong lahat. Kita kita sa susunod na video.